napakaraming single sa mundo. So sana hayaan natin na magkatagpo-tagpo sila. Huwag po tayong cause of delay na tipo. Hi, my name is Ali and welcome to my world. Pala si Prince Ali, aka DJ Ali, and yes, ako yung nakaka-chat nyo kapag nangihingi kayo sa akin ng mga advices. So, I decided to make this as a vlog since matagal ko na talagang plano. May nauna na rin video na na-upload ko before this, pero maingay kasi yung background dun. Although maingay pa rin naman until now, pero mas okay to compared dun sa naunang video. So, kung tambay kayo sa page ko, alam nyo na to. Magbabasa ako ng mga love problems ng isa sa mga letter sender ko or mga letters na naisenda sa akin na naipost ko na sa page para ma-share ko din yung mga comments na nandoon since hindi naman kasi tayo live. So before we start, thank you nga pala kasi yung page natin ay meron ng 16,000 followers. Isa tong malaking bagay para sa akin kasi di naman nakakilala pero nakakatanggap ako ng suporta para sa platform ng page na to. So thank you very much. So alam nyo na hindi ko to masyadong ginagawa. Hindi talaga ako nag-video vlog masyado dahil nga bulol ako. So patawarin nyo ako, mapa-English man yan na Tagalog, sobrang nabubulol pa rin ako. Yun, may dumaan na tayo sa kela. So pagtiyagaan natin to. Let's start. So, ito na yung message. Hello, DJ Ali. Gusto ko lang humingi ng advice. Meron po kasi akong taong mahal ngayon, pero walang kami. Ramdam ko naman po sa sarili ko na mahal at masaya ako sa kanya. Pero DJ Ali, sa tuwing nakikita ko yung ex ko, iba yung nararamdaman ko. Nakakalimutan ko si present kapag nandyan si ex. At minsan habang nag-iisip ako, na-realize ko na may nararamdaman pa po ako sa ex ko. Pero mahal ko pa din yung present ko. Pero DJ Ali, parang nararamdaman ko sa sarili ko na kapag gumawa ulit ng move yung ex ko, parang bibigay po ulit ako sa kanya. Kung sakali naman po makipagbalikan ako sa ex ko, tamang desisyon po ba ang gagawin ko kahit mahal ko din yung present ko? And so bago ko ibigay yung advice ko, babasahin muna natin yung mga comments ng mga netizens. Ayon dito kay Inday, kung ako sa kanya, mas mabuting unahin niyang mahalin ang sarili niya before siya pumasok sa isang relasyon para hindi masaktan yung puso niya. Enjoy niya na lang muna ang pagiging bata niya, then aral lang mabuti. Tama. Mag-aral lang mabuti bago maglente. Peace. Ayon naman kay Rhea, ay nako, ramdam ko na yan noon. Pagsisisihan mo kapag binalikan mo pa ang ex mo, promise. Andiyan na yung present, yan na lang. Baka pag binalikan mo pa ex mo, tas hiwalayan ka ulit, sasabihin mo na naman na nagsisisi ka kasi iniwan mo present. Nako, wag na, hindi tamang desisyon yan. So yan ay para kay Miss Rhea. Ayon naman to kay Miss Elsa. Hay nako, ang mga kabataan talaga natatakot maiwan mag-isa. Kaya ganun, ayaw niyang walang sasalo sa kanya in case hindi mag-workout yung isa. Kaya siya nalilito kung sino ang pipiliin niya. Totoo ba? Ito naman kay Miss Maria Rona. Masasabi ko lang kung mas better pala si ex niya, bakit sila naghiwalay. Isa pa, sabi niya wala naman daw sila ni present. So anong inaalala niya? Medyo makati siya sa part na yan. Isa-isa lang P. Haha, ako mula nung nakipaghiwalay ang tatay ng mga anak ko, never pa ako nag-entertain ng bago kahit may gustong mag-try mandigaw. Para sa akin kasi, unfair na pumasok ka sa isang relationship kung mahal mo pa yung past, diba? Magdasal ka T, si God ang mag-guide sa'yo ng tamang desisyon. I think kailangan natin mag-agree kasi nandiyan na si God eh. So, mahirap kontrahin yun. Alright, so yun lang naman ata yung mga messages dito na mababasa ko.
kasi yung iba puro tag na lang. At ayan na nga po yung mga komento ng mga netizens tungkol sa drama nitong ni Ate Girl. Pero bago ko po ibigay yung last na advice ko, gusto ko lang pong iparating na kahit di nyo po sabihin sa akin yung tunay na edad ninyo, okay lang naman yun, huwag nyong sabihin sa akin yung tunay na pangalan para sa privacy. Pero nakikita ko pa rin kasi yung FB account ninyo na ginagamit ninyo para isend sa akin yung mga letters ninyo. So, syempre, ni-stock ko yan para malaman ko kung sino ba itong nagpapa-advise sa akin. Tapos nalalaman ko rin po kung kwentong barbero yung mga sinesending nyo sa akin. So, panawagan ko lang po dun sa mga nagsasend sa akin ng letters. Kasi kapag minsan, pag may oras ako, nakikipag-chat ako sa kanila, nag-iiba-iba yung kwento. Hindi nagtutugma dun sa original letter na sinend nila sa akin. So, sana po, bigyan po natin ng chance yung iba. Kasi hindi po lahat talaga na na-accommodate ko sa sobrang dami na nga po ng mga nagsasend sa akin ng letters. So, please, sana po bigyan na lang po natin ng chance yung iba kung hindi naman po seryoso o hindi naman totoo yung mga kwento na binibigay ninyo sa akin. Yun lang po. Ayan, so again, katulad ng lagi kong advice sa mga ganitong sitwasyon is maraming single sa mundo. Kaya kung meron man kayong dalawang napupusuan, please lang palayain nyo po yung isa para po matagpuan niya yung taong para sa kanya. Huwag po tayong maging cause of delay. Kasi nga, meron mga puso na nakatakda na para sa isa't isa. So, nang dahil sa'yo, na-delay po yung pagkikita nila. Next. Charot. So, ayan. So, katulad ng sinabi ko sa'yo sa private message, na huwag mo masyadong dibdibin yung mga napapanood din yung teleserye. Kasi wala naman talagang ganun sa totoong buhay. So, kung feeling mo bida ka ng isang teleserye, nagkakamali ka. And, gaya ng sabi ko sa'yo dito, sabi ko, alam mo naman siguro kung ano ang tama at mali. So, imposible na parehas mo silang mahal. O pwedeng parehas mo silang mahal, pero sigurado naman ako na alam mo kung sinong mas mahal mo sa dalawang yan. Laging may mas matimbang dyan. So, kung sino ang mas lamang dun sa dalawa, din syempre, siya yung pipiliin mo. Alright? So, alam ko ang bata ka pa, kaya nalilito ka pa kung ano yung mga nangyayari sa paligid mo, which is one reason kung bakit hindi ako nag-agree na dapat nakikipagrelasyon na kayo sa murang edad. Kasi yung pagkikipagrelasyon kasi hindi siya laro, it's a responsibility na kailangan mong gawin. So kung hindi ka handa sa isang responsibilidad, di huwag ka munang sumabok sa relasyon. Yun na nga siguro kung talagang hindi ka pa handa na magmahal talaga ng bagong tao sa buhay mo o magpapasok ng bagong tao sa buhay mo, di wag mo nang ipilit. Kasi kung mahal mo pa yung ex mo, sigurado ako na pareho lang kayong masasaktan ng bago mo. Alright? So, siguro ngayon, dahil alam ko namang bata ka pa, mag-aral ka na lang muna ng mabuti, mag-focus ka muna sa mga magulang mo, sa mga kapatid mo, sa mga kaibigan mo, o sa anumang mga bagay na pwede mong pagkaabalahan. Huwag ka na munang sumabak sa isang bagay na hindi ka pa talaga handa. Well, that's all for today. Thank you so much for watching. Wow, English. Ayun, so, who knows din. So, gaya nga po ng sabi ko, maraming salamat po sa panonood nyo po ng video na to. Sa mga nagtsagang tapusin ang video na to kahit nabulol na po ako. Welcome po sa akin lahat na mga gustong mag-send ng mga message, mag-share ng mga life problems nila, I'm willing to share my advice po sa inyo. And yun nga po, ang masasabi ko lang po siguro is we have to learn to prioritize po kung ano ba yung mas importante sa buhay natin. Ayan, thank you so much. Once again, my name is Prince Ali, ang inyong DJ sa Facebook. Bye!